Nung lumabas yung mga pahayag ni Paolo, pinagtawanan ng dalawang babae. Ano ba naman? Hindi nagtawa lang ha, pinagtawanan. Oh. Of course, sina... LJ Reyes at Lian Paz. Sina Senador Cheese Escudero at Heart Evangelista kasama ang kambal ng senador na nagpakasaya sa Japan. Yeah. Ito ang bangkaan mo. Dapat na siyang papuntahin sa Japan. O ano? Ay, di siyempre magpapahinga na siya, di ba? Sabi, yun ang kwento. Oh. Magpapahinga raw po muna sina Tony at Alex Gonzaga. Oh. Nako, sa lahat po ng ating mga minamahal na kachika, sa lahat-lahat ng sulok ng buong mundo, maraming salamat po sa inyong malayo ang suporta. At dito naman po sa ating mga kababayan, sobra po ang binibigay niyong inspirasyon sa amin. Tama ba ko, Romel Chika? Totoo po, marami pong salamat sa inyong lahat. At syempre, sa barikutot ng showbiz na may-ari ng ating programa, Wendell Alvarez. Yes, syempre, kaya nandito po kami dahil aaliwin namin kayo. Ganun pa rin, di ba naman? Ang dami-dami pong nagaganap sa buong mundo. Pero lagi po nating sinasabi sa inyo, ay nako, marami pong dahilan at paraan para maging chillax lang ang ating buhay. Life is a choice. Happiness is a choice. Kaya magpakasaya po tayo muli dito sa ating programa, ang nag-iisang Showbiz Now! Wow! Wow! Bakit naman nasa iyo ang titulo ng ating show? Siyempre para hindi na natin makalimutan. Ano ba? Teka, sisilipin ko lang ko yung nasa loob. Ay! Dapat lang talaga. Dapat lang talaga. Hindi kagandahan yung nakasulat sa loob. Oo. Okay. Ayan. Nakakatuwa naman yung episode natin na talagang humahalakhak sila lahat ng nakaraan. Di ba? Grabe. Eh kung tayo nga, nagkakawalaan na. At ngayon naman po, mga kachika, syempre po, ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga issue. Ito pa rin po ay tututo kay Paolo Contis at sa dalawang babaeng nakarelasyon niya noon at nagkaroon siya ng mga anak. Of course, sina LJ Reyes at Lian Paz. Ayan. Si Lian Paz, nung siya ay nagsasayaw pa lamang, opo, ang lakas ng attraction na, no? Isa sa pinakamaganda yun. Yes. Oo. At saka iba gumalaw, ano? Ibang-iba gumalaw. Graceful talaga lang katawan niya. Oo, totoo. Yes. At si LJ Reyes, kita mo naman ang kagandahan. Ang ganda-ganda, di ba? Ano yung pinaka-reaction ngayon ng dalawang babae pagkatapos magsalita si Paolo Contis ng kanyang mga pangarap, plano para sa kanyang mga anak? Nako, parang tumatawa lang at ngumingiti lang sila na parang, parang kung makikita mo mga itsura siguro. Oo. Meron po kaming mga sources na nagkukwento sa amin. Katulad po kay LJ Reyes na nagtatrabaho po ngayon sa isang coffee shop sa New York kasama ang kanyang kapatid, di ba? Maganda na ang kinikita ni LJ. O por ora. Oo. At si Aki at saka si Summer, nag-aaral na sila. At nakakatuwa yung ganun, di ba? Wala sa kaplano-plano yun eh, no? Biglang nandyan na. At si Lian Paz naman po, tahimik na namumuhay kasama ang kanyang bagong karelasyon at dalawang anak kay Paolo Contis. Nung lumabas yung mga pahayag ni Paolo, pinagtawanan ng dalawang babae. Hindi nagtawa lang ha, pinagtawanan. Palagay mo ano dahilan, ba't pinagtawanan si Paolo? Ay, kasi siyempre parang, ibig sabihin ano to, baka yung sinasabi niya drawing. Oo. Siyempre, totoo ba yung sinasabi mo? Baka wala naman yung mula sa, hindi naman yung galing sa puso mo. Oo. Baka puro lang salita yan. Ay, katulad yung sinasabi niya na may pera siya, nag-iipon siya. Oo. Diba, para sa mga anak niya. Ay, asan na? Totoo yun. Diba? Tama yung punto natin eh, no? Mas kailangan ng mga bata ngayon o noon. Hindi yung sa mga darating pang panahon, di ba? Yun yun. Sa palagay mo, si Paolo at saka si Yen, ano ang kondisyon ng relasyon nila? Ito na nga. Naguguluhan nga din ako dyan. Pero si Paolo, to ano, diretsong inamin na may relasyon sa kay Yen. Oo naman. Oo. Diyos ko naman. Itatatuwa pa ba naman niya yun? E noong pa naman, di ba? Oo, kaya ayaw lang nila umamin. At saka na yung nasasabi yung tumatawa. Para ang gusto sabihin ng mga dalawang nakaugnayan niya na si Lian at saka si Lian. Si Lian, wag kami. Not us. Oo, diba yun yun? Wag kami. Maglalaku-lakuan mo pa. Diba? Kayong dalawa, gagampanan nyo ang papel. Ikaw si Yen, siya si Paolo. Hi. Okay, mag-usap kayo. Ako yung director. Sige. Anong... 5, 4, 3, 2... Action. Hindi kaya mangyari sa akin ang mga nangyari sa mga unang mga naging relasyon. That's it. Huwag gumanong pa ako. That's it. Direct. Alam mo,
Hindi naman siguro kasi alam mo, pinakita ko talaga na mahal kita. Kahit kita mo, kahit mayroon pa akong iba, eh, ikaw pa rin ang inuna ko sa lahat. Paano mo nasabi? Kahit anong pang sinasabi na, diba? Marami yung sinasabi yung mga bosses sa atin, marami na gano'n. Pero ipinakita ko rin sa kanila na talaga ikaw ang mahal ko. At sa ngayon, inamin ko na nga na mahal kita. Mahal? Yung mga anak mo nga, hindi mo nga minahal? Ako pa? Hindi, mahal kita kasi mahal ka eh. Mahal ka? Oo, oh, mahal ka. Ganun. Oh, mahal okay. Ako? Pera ka ba? May naipon ako. Pero yung naipon ko ito para sa mga anak ko eh. Oh, ba't hindi mo ibigay sa mga anak mo? Bakit anaantay mo pang lumaki ang mga anak mo saka hindi, mo ibigay? Hindi, pinapalaki ko muna yung iniipon ko. Malayo ko, kailangan natin dalawa may ito. May naiipon ka ba? Kailangan natin dalawa ito eh, yung iniipon ay, ko eh. Ay, pepera ako? What? Siguro mag-host na lang kayo. Hindi kami papasado sa stage. Hindi pwede. Hindi pwede. Mag-host na lang kayo ng Showbiz Now na. Yun ang pinakatanggap ng publiko. Uh-oh. Hindi, ganito. May kwento na nakarating sa akin. Uh-oh. Kwento ito ng mga dancers. Ayan, mga dancers na kaliga dati ni Lian. Huwag na natin pangalanan, pero alam nyo naman kung sino-sino yung mga kaklose natin na dancers. Yes, diba? Oo. Nung palang mga panahon na magkarelasyon, itong si Lian Paz at saka si Paolo, ito naman palang si Paolo, mas inuuna pa yung mga bisyo niya. Ay! Oo. Alam mo, ang dami-dami talagang nahuhook dun sa yung tatayaan, wari sa NBA. Ganun, mga card games. Yes, oo. Diba may kilala ka rin ganyan? Oo, hindi kasi ano yan online gaming yan eh. Pagkatapos magtataya katulad parang example, online sabong. Parang katulad may Philadelphia doon, 'di ba? Versus Chicago. Okay. O magtataya ka doon ng $2 'yun. Ay, oo, grabe. Siyempre hindi pwede yung piso lang doon, $2. Kaya lahat ng mga youngster dati nahuhook doon eh. Oo. Kaya nga sabi ng mga kaibigan na dancers ni Lian, kung inuna lang ni Paolo yung pagiging maayos sa kanyang kinikita, mayaman na dapat siya. Malaki na dapat ang naiipon niya. Kaso, nahook siya doon sa ganyan. Yung mga online-online na yan. Siguro, isa rin itong dahilan kung bakit maghiwalay sila. Pwede. Imbis sa pambili ng gatas ng anak na, diba? Itataya mo pa. Ay, nakakaano para sa isang ina yun. Oo. Ay, siyempre, ba, malay mo, baka mag-double. Mga imbis niya alam mo kay LJ din siguro, ganun din ang nangyari. Irresponsibilidad din siguro ang dahilan. Oo, tama. Itong kay Yen kasi ipinanganak ito. Lately na lang eh, diba? Yung kumbaga, nagkakalabuan na sila, nagkakaroon na sila ng problema. So, bago dumating si Yen, may problema na. Ano yun? Yun ang inuugat natin, di ba? Ano yun? Puro yun na yun. Siguro yung pagkakaano ni Paolo dun sa paglalaro sa online gaming. Di ba, mayroon kang kakilala na ano, sumakabilang buhay dahil dyan. Oo, dahil dyan. Marami ang naniningil sa kanya. Maraming siya inutangan. O, may hanggang siya nagtatago na lang siya hanggang hindi na siya lumalabas sa kanilang bahay. Sumuko. Oo, hanggang di ito, ang kanyang pagkakautang dahil dyan sa online-online gaming na yan. Kaya dapat hindi hinahaluan. Nasa sakripisyo tuloy, yung tunay na dapat pagkagastusan. Tulad yung mga pangangailangan ng mga anak. Dapat. Yung pamilya. At saka ang daming proyekto ni Paolo Contis. At magaling siyang aktor. Tama. Diba? Kaya iisipin mo ha, noong mga panahon na yon ha, hindi siya mainit kasi meron siya mga bagay-bagay na dapat na ginagawa niya. Hindi niya ginagawa, kaya mailap ang kapatid. Oo. Kumbaga, hindi masyadong maganda yung imahe. O, diba, Nay? Hindi malapit ang biyaya. Tsaka diba? Kung titignan mo naman si Paolo, Nay, mukha talaga siyang ano eh, suplado, no? Hindi siya suplado. Hindi naman. Pero mukha siyang suplado. Anak, hindi. Hindi. Babait siya. Kasi ako sa hindi ko siya kaklaro. Komedyante pa nga eh. Oo. Siguro ginagamit niya pagiging komedyante niya na parang mababaliwala. Kasi komedyante naman ako eh. Pero yung totoong ano, may ugali niya siguro sa akin. Yun ang pananaw ng iba. Pero ako kasi bilang kakilala at nasubaybayan ko siya, mabait. Mabait, mabait si Paolo. O, di ba sabi rin ni Aldin, napakabait? Siguro mabait siya sa kaibigan, di ba? May mga tao ganoon. Mabait. Totoo yan. Merong mga tao talagang mapupuri mo bilang kaibigan at katrabaho. Totoo. Pero sandamakmak ang kakulungan bilang pamilyadong tao. Ayan. Doon tayo papasok ngayon kung bakit merong ganitong sitwasyon. Kaya yung mga sinasabi ni Paolo na pinag-iipunan pa niya sa mga darating na panahon, ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Sige, nando na tayo. Material na bagay lang yan eh. Eh, yung hindi niya, man lang sinisilip at tinahanap ang kanyang mga anak. Yun ang pinakamatindi. At doon siya sinisilip ng ating mga kamarites, mga netizen. Oo, yun. Mga bashers talaga. Yun yung point na kanilang ipinapaglalaban na, paano ko nabubuhay?
na natitiis mo, hindi mo malang makita mga anak mo. Oo, tapos nakakapagsimba ka sa malalayong lugar. May mga ganyan, may tutugtog mo yan, di ba na? Oo nga. Pasimba-simba pa kayo habang magkahawak ka kayo. Kabakasyon pa kayo ni hindi mo malang puntahan yung anak mo. Oo, di ba? Ultimo nga siguro FaceTime man lang. Yung effort. Wala yung effort talaga. Nakapangihinayang ano, na ang ganda dapat ng kinauwian ng kanyang ikalawa, sabihin na natin, sa una siguro, sa kanila ni Lian Paz, hindi siguro tugma talaga yung kanilang buhay. Correct. Eh, yung kay LJ. Pangalawa na yon. O, ganun pa rin. Ganun pa din. Wala rin pinagbago. Para yung problema. Yung kay Yen kaya, maging ganun din? Yung kay Yen. Naku. Paano? Antayin natin kasi baka naman dumating sa punto ng pagbabago niya, yung karelasyon niya ngayon, hindi siya bibigyan ng pagkakataon. Ayaw na niya sa Dolyar na pantaya. Gusto na niya Yen. Yen na, oo. Malaki-malaki. Magkano halaga ng Yen ngayon? Parang 44 yata. 10,000 Yen is equal to 4,000 pesos. Oh, ganun. 4,000, 4,400, ganun. Oh, yan, ganyan. Nakaloka, ganun? Oo. So kayo, kapag nung nagtatrabaho ka pa sa Japan, di ba iniipitan kayo ng ano? Opo, nice chastity. Pagka 10,000, 4,000 kagad yun. Umabot pa ng 4,500, yun na. Ay, ang saya-saya ko pag magpapadala ako. So, Japan, sagot sa kahirapan. Ba't pa tayo napunta dyan sa topic na yan? Pero hindi bale, may galing sa Japan! Ang galing! Ang galing ng pag-relation, ano? Hindi naman natin alam na second topic pala natin. Of course, mga kachika, ang tinutukoy po namin, sina Senador Cheese Escudero at Harvey Evangelista, kasama ang kambal ng senador na nagpakasaya sa Japan. Yes! May connection, di ba? At magandang kwento, napansin lahat ng mga kasabang senador kung ano yung aura niya ngayon. Si Senadora Grace po, super close kay Senator Cheese. Pero alam mo, lumulugar siya sa tamang kalagyan. Kahit magkaibigan sila, hindi siya nakikialam sa personal na buhay. Maasahan mo ba si Manang Grace? Manang Grace, tawag namin ni Tita Dolor kay Senator Grace. Maasahan mo ba si Manang Grace na, hey, what's happening to you? Is it true that you and Hart are chuchuchu? Siyempre, hindi natin maaasahan yon, di ba? Pati ang mga kasamang senador, hindi rin nakikimarites. Pero, dahil lumutang na nga na nagpakasarap sila sa Japan, talagang eto na. Sabi daw ni Manang Grace, ngayon po lang po uli nakita ang magandang ngiti sa mga labi at ang napakagandang aura ni Senator Cheese. Tapos, ano naman daw ang sinabi ni Senator from Bukidnon? Sino ba yung Senator from Bukidnon? Siyempre si Sino? Senate President Mick Subiri. Ano daw ang sabi? Siyempre. Ano ang sabi niya? We all deserve second chance. Talaga naman to si Senator Mick Subiri. Parang malaman yung pagkakasabi mo naman talaga naman itong si ano. May alam ka na! Hindi, mabait naman si Senator. Ay, oo naman. Yung pamilya, mabait. Diba? Pero maganda yun talaga naman itong si Senator Mick Subiri. Parang wala sa Senado, diba? Pero hindi, mabait siya. Marunong siya makisama. At lahat ng mga senador, syempre, nakikimarites. Ay, we're so happy for you. Diba? At saka nakakatawa din, nakita nila nung malungkot ng moment, hindi sila nangingilang. Naman ang pinakamaganda, respeto ang tawag doon. Ngayon nung masaya, ibubus mo lalo yung pero nung tanongin si Senator Cheese, ano masasabi mo sa mga komento ng mga kapwa mo, Senador? Sabi niya, Diyos ko, patawarin niyo po sila, hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. At sinasabi, sino lang mainit ang ulo sa Senado? Magpakatotoo tayo. Sino? Sa mga hearing sa Senado, sino yung laging mainit ang ulo? Di siyempre yung laging mainit ang ulo, hindi yung kaibigan din natin. Sino? Si Senator Raffy Dolfo. Lagi niyang mainit ang ulo. Yung mga sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Hindi ka naman nakakapay si Senator Raffy. Kaya ang sabi ng mga Dolfo natics, sagot sa kahirapan, Japan, hindi na ikaw. Tulpo tayo. Totoo yan. Kakatuwa din, ano? Ang Senado, parang showbiz din. Kasi nga, pinasukan na rin talaga ng artist. Marites is everywhere. Diba? Sa Congress, ganun din. Diba? Pero nung una, nung may problema si Senator Cheese Escudero, pag pumunta ng Senate yan, sasakay lang yan ng elevator, tapos paglabas, diretso lang yan. Diba? Lagi nakaganon yan ang diretso lang. Kahit hindi na entertain. Kahit din natanungin siya, habulin siya ni reporter, dire-diretso lang siya. Pero ngayon ang tanong pa rin, ano ba talaga
nag-away ba? Nag-ahiwalay ba? Yun yung tandang pananong ng marami. Totoo ba na nagkaroon sila ng problema? O pinalutang lang nila ang kanilang mga pangalan para sila'y mapag-usapan? Diba? Pero alam mo ako, hindi ako naniniwala na si Senator Cheese ay papasok sa isang usapin na kachipan. Ay, oo. Sa totoo lang. Kahit si Hart, hindi siya papasok sa ganitong sitwasyon na wala namang problema, palalabasin mong meron. Oh, I'm sure may mangyari. Mm-mm. Pero ayaw talaga nilang palawin. LQ. LQ lang ito, pero lumalala ng gobongga. Hindi kasi yung ano, huling salita ngayon ni Hart dun sa kanyang vlog, parang it's very hard to give a baby, parang ganon. I was pressured. I was pressured. It's very hard to give a baby. Napaka-literal. Diba yun ang sinabi niya eh? Kaya siguro, pero nag-usap sila. Baka siguro yun ang ano. At sana naman, totoo-totoo itong pangyayari na naging maayos na sila. Sana. Dire-diretso na. Palagay ko dito na yan. Dire-diretso na. Alam mo, bagay talaga sila. A song for Senator Cheese and Hart. Di siyempre, bibigyan ko sila ng pagkagandang kanta ito. Walang pangit na kanta talaga. Laging maganda. Pero pag kinanta niya na. Mga pangit na. Pang TikTok to! Napakagandang kanta ito. Ano kanta kaya ito? Stranger in the night. Ano? Stranger in the night. Ako na ikantahin natin niya. Parang Strangers in the night. Exchanging glances. Wandering in the night. Ayan! Yun! Kala mo maralinin lang mo kami? Akala ko kasi hindi mo alam yun. Alam mo na ba? Magagaling ang mga ano, alam mo na yun. Daik pa namin ang song hits. Okay. Ay, nako. Ito ang bangkaan mo. Dapat na siyang papuntahin sa Japan. Ay, di siyempre magpapahinga na siya, di ba? Ay, sabi, yun ang kwento. Magpapahinga raw po muna sina Tony at Alex Gonzaga. Siguro ito yung pagpapahinga na siguro'y magme-medya-medya muna sila ng pagtatrabaho para palipasin yung hindi kagandahang hangin na dumaan sa kanila. Oo, tama. Dapat magtagal. Dapat lang. Sobra na silang nilamon ng ano. Negativity. Correct. Na sinasabi na bigyan mo na nila ng space ang kanilang sarili, di ba? Para ibig sabihin malayo sila doon sa ano. Mm-hmm. Para sa mga intriga na binabato sa kanila na hanggang ngayon na hindi matapos-tapos at mayroon pang mga nahahalukay. Diba after din na labas at labas ang mga kwento ng nakaraan. Ngayon nadamay na si Nadine Lostri, diba, sa mga kwento ni Ale. Si Nadine Lostri. Oo, diba? Nadamay na. Kaya siguro, tama lang yung siguro na sabi nga, palamig muna. Palamig, oo. Si Direk Paul, parang kinakantsawan ngayon sa social media, no? O ikaw, di ka nakapaghintay, Direk, na magsabi ay ibang tao. Ikaw pa nagsabing si Tony ay powerful. The most powerful female personality. Nasaan? Mali. Oo nga. Nagmadali eh. Ay, tapos yun, mawawala pa yung show niya sa AMS. Kasi dapat magpahinga na lang muna sila. Mag-ano sila muna magbakasyon. Silang maligo muna sa pulot. Silang pamilya, no? Maligo sila sa pulot, di ba? Totoo. Para mag-iba yung tema. Oo. Hindi kaganda. Hindi kanila itong pagpasok ng Enero. Oo. Tapos, naging matagumpay pa yung concert ni Moira. Ay, oo! Di ba? Nagpapadagdag ng ticket ang mga kababayan natin. Binuksan pati yung area na hindi na siya makikita ng mga manonood, diba? Talagang binuksan yon para lang magkalaman sa pakiusap ng mga kababayan natin. Moira ito, ha? Moira, tingnan mo yung ginawa. Alam mo, panahon talaga, ha? Hindi natin alam. So, ganun ang ginawa kay Moira. Eh, kay Tony, ano ba ginawa? Parang tinakpan niya na ng maitim. Yung entablado, naging black drop, hindi backdrop. Diba? Alam mo talaga, ang hirap. Kaya dapat talaga, pag nakakaramdam ka ng negatibo, dapat magpahinga ka muna. Para yung cycle, tumigil muna at magpahinga. At saka, ang pinakamaganda, huwag kang gumawa ng negatibo. Ayun. Diba? At damay na damay si Tony sa ginawa ni Alex. Siyempre, magkapatid sila. Aprobado ka? Hindi, siyempre, hindi naman pwede ibig sabihin ilayo mo yon. Siyempre, kapatid yon. Una-una, dipinsahan mo yon. Siyempre, yung kapatid, kung anong kamalian ng kapatid, dipinsahan mo, lalo na kung dalawa lang kayo na nagmamahalan. Mm-hmm. Diba, mabuti kung may ibang pang kapatid, wala naman. At saka dito, papasok sa lang damay-damay yan. At saka, alam mo, meron ko nabasa, kailan lang? Diba, humingi siya ng kapatawaran?
sa waiter. Sabi niya, nung nag 35 years old daw siya, at saka daw siya nakakuha ng leksyon na dapat pala siya ay magpakumbaba, rumispeto. Uh-huh. Ang sabi nung nagkomento, bakit? Maliliit pa tayo, itinuturo na sa bahay ang pagrespeto. Uh-huh. Ang pagpapakumbaba. Kahit sa eskwelahan, ang pagiging humble at pagiging marespeto, itinuturo na. Ibig sabihin, 35 ka, at saka mo palang na-realize na mali ang ginawa mo. Ibig sabihin, mali na naman siya. Hanggang ngayon, hanggang ngayon talaga, hindi tumitigil ang mga isyong negatibo tungkol sa kanilang magkapatid. Diba? Yung simulain. Oo, ang ganda na diba? Sana. Ay, ang mga ano pa naman natin, yung mga viewers pa naman natin, mabilis yung maghuhalukay ng mga isyo. Inilalabas no, yung mga kwentong dati pa. Walang paglalagyan ngayon ang mga artista na nagkakamali talaga. Oh. Yung nakakagawa ng pagkakamali. Hindi makapagtatago. Mabilis no? Nating nalalaman lahat. Bili mo, kahit wala tayo doon, pagdating sa social media, parang nandun na tayo. Nandun na, kasi buong kwento, nailatag na at babasahin mo na lang, makikita mo pa. At wala silang kalaban-laban, kundi ang humarang ang kanilang mga tagahanga. Correct. Ay, diba? Pero asan na? Asan na yung mga tagahanga nila? Bakit hindi nila maharang? Ano, ako nalilimitahan ako sa pakikipagkaibigan ni Tony Gonzaga sa mga kapwa-artista. Nakakalungkot. Kaya nga, hirap na hirap sa AMBS na kumuha siya ng guest sa kanyang show na Tony. Diba? Correct. O, limitado ang kanyang ginagalawan. Iilan lang ang mga identified na kaibigan niya. Si Mariel Rodriguez at si Bianca Gonzalez. Mm. Parang wala na tayong alam na iba pa na malalim ang pagkakaibigan kay Tony. Ay, parang no? wala na. Kay okay, Alex din naman na. Wala naman tayong pwedeng sabihin na kaibigang malalim na pwedeng i-identify kay Alex. Diba? Nakita mo kulang, limitado sila. Oo, nakita mo. Kung talagang maraming totoong kaibigan si Alex na nagmamasak sa kanya, nung kagipitan niya. Dapat may nakatambol. Meron dapat nag-race back sa kanya. At si Tony naman, ang kanyang show, ang nag-ano talaga, sacrifice. Sayang. Sayang sila. Dapat talaga. Dapat talaga magpahinga lang muna. Diba? Japan. Sagot. Oh, di ba? Ay nako! Tama na! Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Nako, heto na mga CFMers naming mahal. Jojo and Leslie Grace at Vincula ng Hainan, China. Mga anak, yung pagtutok nyo, may numero pa. Binabasa nyo pa mga komento. Malaking utang na loob namin sa inyo yan. Freely and Laramay Abrigo. Sobra. Sobrang salamat sa inyo. Siyempre, Marichu Firmacion Espiritu. Boy, si Karagay, nangungunang sumasagot. Salamat. Sa lahat ng mga, ika nga, nagmamaasim. Correct. Eddie Letada, Tita Julie Parra. Yes. Dan Clavesillas and Direk Franny Zamora. Maraming salamat sa inyo. Thank you talaga. And Tita Lily Chua. Ah, yes, of course, siyempre happy birthday. Sa, again? Hindi, sa generous woman of all time. At siyempre, okay. Pag binati natin si Dunya Lily, batiin na rin natin si Boss Henry Chua. Of course. Ay, marami pong salamat. Alam mo kung bakit? Dunche! Ayun naman pala. Doon, Che. Kung kami, puro Tita Lily Chua. Kasi Henry. Kasi Henry. So ako na lang, Dekene. Ayan. Ay, nako. Grabe. Of course naman. Sino magbabato? Ay, di siyempre, ang... Huwag na yung ikot-ikot. Naguguluhan ako sa'yo. Wala dapat... Kayo. Wala kayo sa circle, ha? Oo. Diretso kong diretso. Round table. Okay. Alam mo yung subject natin ngayon, ito sa... gwapong artista. Mm-hmm. Kinagigiliwan ng mga kapwa niya ring artista. Kasi gwapo. Lalo ng mga kababaihan. Ay, siyempre, kababaihan at siyempre. Siguro mga ilusyon din ito ng mga badin. Kaya lang, pamilyado na eh, no? Oo. Pero alam mo ito siya, dati mayroon siyang girlfriend. Okay. Niligam tapos nagka-girlfriend silang dalawa. Nagka-girlfriend sila. So, tomboy din. Sa tomboy na yung girlfriend tomboy niya. Tomboy sa tomgrill ito. Okay. Hindi. Naging. Ano to? Naging boyfriend. Tapos siyempre, masyado din to matipid din tong actor na ito. Marunong sa pinag. Marunong siya. Nakakatawa. Nasa kanya yung title.
pag tinitingnan ko dyan, para hindi mo, para hindi mo na makalimutan. May lapid ha, showbiz para, now na. Para hindi mo makalimutan, sabi ni Leslie at Ben Kulabay. Tapos? Tapos, siyempre yung aktor. Alam mo, sabihin natin na magaling siya, magwapo siya, pero magaling siya pagdating sa pera. Oh. Hindi naman siya ibig sabihin na matipid siya, kundi marunong siya kung paano talaga gumastos. Hindi marabot. Matipid. Matipid naman pala. Kaya ito, nung nagkaroon ang girlfriend niya, nung nagkaroon ng parang anniversary nila, o parang monthly, o di ba? O birthday ng girlfriend niya, bumili. Nay, tulungan mo na, tulungan mo na. Ang sakit-sakit ang ginagawa mo. Ayaw mo daw tumaya. Eh, paano ko rin sinasabi? Hindi. Nung mag-anniversary sila. Oo, oh, nag-anniversary nila. Yung parang, kaya kahit diba, alam mo naman yung mga millennial ngayon, kahit mansiri pa, mayroon ng mga pangregalo. Meron na ngayon, sinicelebrate na yan. Sinicelebrate na yan. Di, siyempre, ito siya. Siyempre, nag-iisip ngayon itong gwapong aktor. Oh. Kung ano ang dapat na iregalo niya. Ano kaya ibibigay ko sa girlfriend? Sa kanyang girlfriend. Di, siyempre, nag-iisip siya. Puro siyempre, dahil... dahil matungkol sa girl. Hindi, dahil matipid siya, at siyempre hindi naman sa madamot, hindi naman sa kuripot, talagang naghahanap siya ng pinakamaganda din na iriregalo niya sa kanyang girlfriend. Oo. Di siyempre siguro nakapaghanap siya ng isang singsing na maganda. Oo. Para doon sa kanyang girlfriend. Pero, alam nyo, hindi siya pumunta doon sa mga sikat na mga jewelry store para bumili ng pangregalo doon sa kanilang anniversary. Kundi pumunta siya doon sa isang subasta. Saglaan? Oo. Siyempre, anong subasta, di ba mayroon yun doon? Katulad, ang presyo, 15,000. Tapos, siyempre, pag sinubasta na yan, mga 6,000 na lang yan, mga 7,000 na lang yan. Bargain. Oo. Kasi mga 70% discount yan eh, pagka subasta. Ito yung mga hindi na natutubos eh. Oo. Ano? Ito na yung mga sinatangla. Ito yung mga sinanla mo. Hindi mo na natubos. Tapos, di siyempre, doon siya pumunta. Naku, ito na. Di, siyempre, tinatanong niya. Ito, magkano ito, ganun? Tapos, sabi ng tindera, ay, ito, sir, ganito to. Tindera para naman sa palengke to. Sales lady. Sales lady. Hindi kasi so, sa subasta lang eh. Pag sales lady sa mall eh, di ba? Sa mall. Hindi, sales lady na rin yun. Sales lady. Okay. Ayaw talaga ba? Oh, di sabi ng sales lady. Hindi niya kayang proteksyonan. Oh, sabi na sales lady. Sabi niya, ito siya yung maganda. Kung kanino mo ba ito iso ibibigay? Sabi ng sales lady. Di, siyempre. Basta may bibigay kasi anniversary ng namin dalawa, kaya ibibigyan ko siya ng pinakamaganda din na ano. Di, siyempre sabi, magkano to? Ganito, ganyan. Di, siyempre sabi niya yung sales lady. Ay, ganito lang po siya yung presyo. Ganito, ganon. Ah, o sige, kukunin. Pero titignan ko muna kasi, baka kung hindi susukat sa kamay. Oo. Nang ano niya siguro, mayroon siya siguro baka bago niya siguro ano, baka inano-ano niya yung daliri ng ano, ng girlfriend. Dina-resize. Oo. Sa madaling salita. Oo. Dina-resize yung singsing. Oo. Pinaayos siya, pinaresize. Tapos, inip ka na ba? Oo. Tapos, siyempre, alam mo yung gutom na dapat ganyan mahay na tayo nagkikwento siya. Tapos si Jembe, nung inano na, di siyempre sabi naman ng sis lady, sir, ayusin lang po namin. Ayan. O, di siyempre, nice, nilinis. Para da, siyempre, para maganda naman ang presentasyon. Tapos nilagay pa yun sa pulang box na gano'n. Di ba? Nilagay, ito na ngayon. Siyempre, ibinigay na doon sa, ano? Girlfriend. Di, tuwang-tuwa naman yung girlfriend. Nung ibinigay sa kanya, wow, maganda nito. Di, isinuot naman. Di, ito na ngayon. May taping ngayon ng girlfriend. Sa isang show. Ngayon, ito pala yung sales lady, fans pala ng ano ng yung actress. Oo, fans niya pala yun. Nakuha! Oo. Galing, di naligaw na. Di naligaw. Oo, fans niya pala. Tapos ito na ngayon, di, siyempre fans, siyempre kilala din siya ng yung isa actress. Isa lang, fan. Oo, fan. Dumalaw sa set. Oo, dumalaw sa set ng ganun. Di siyempre, dahil kilala naman siya na yung actress. Di siyempre, hi, ma'am. Ganun. Di siyempre, gaganun din yung sis lady. Tapos siguro pag ganun, nakita yung singsing. Nakita yung singsing. Ano sabi di sa sabi niyo, ma'am, napakaganda naman ang singsing niyo. Ganito ka. Alam niyo, ma'am. Oo nga. Naku, bigay ito ng aking boyfriend. Na ano, ay, ganun po, ma'am. Ay, papatingin nga, ma'am. Naku, ma'am, alam mo ba, ma'am? Sa amin niya ito binili. Ay, oh, sabi ang galing na follow. Oo.
ang galing. Kanya sa amin niya ito bumili at saka alam mo, subasta po ito. Doon nag-joke. Doon na. Oo. Ano sabi nung young actress? Siyempre siguro, dahil mahal naman siguro ng young actress yung boyfriend niya. Siyempre siguro, ay ganun ba? Eh, okay naman yun kasi siguro eh, kasya naman sa kanya at saka maganda naman. Siguro ginanong-ganong pa niya actress sa ano. Pero diba, kung nakakaloka lang doon, bakit naman kasi dinabi pa ng sales lady na subasta yung ano na yun? Kasi nga, syempre, alam niya eh. Oh. Alam mo naman ang mga Marites. At saka ikaw, diba, pag gusto mo mapalapit sa idolo mo. Tapos, dinakita pa ngayon sa cellphone. Sabi mo, ma'am, ito ang mamu. Miniature ang pangako. Pinaresize yan, ma'am, eh. So dito makikita kung gaano karunong humawak ng pera yung gwapong aktor. Yes! Nabuya sa isang mayamang pamilya. Oh, wise siya, yeah, wise. Yun ang pinaka-perfect wise. Oh, kita mo, hindi sila nagkatuluyan. No? Hindi sila nagkatuluyan. Ay, hindi sila nagkatuluyan. Saan naman, no? Yung kayang wife niya ngayon, ibinibili din kaya niya ng sing-sing sa subasta? Oh. Ay, siyempre, siguro. Ay, hindi naman siguro. Hindi naman siguro, hindi, no? Hindi naman siguro sa subasta. Siguro naman, pwede na kasi, dati kasi nagsisimula pa rin kasi yan lalaki. Kaya ganun lang din. Bakit ka nga naman magmamadali eh? Ala ka nga, wala ka pang masyara. Pero sinasabi natin na yung lalaki, mayaman man, puro kasi family ang kanila sa pamilya. Pamilya nilang yaman yan. Pamilya. O hindi naman sa kanya. Yung siguro, yung lalaki siguro, gusto niya siguro na sabihin na, ay, kailangan magkumayod ako para kung mayroon ako ibibigay doon sa girlfriend ko. Ano man ang kailangan ko, manggagaling sa pinagpaguran ko. Yes. Bigyan mo nga kami ng ano, ng clue tungkol dito sa ex ng aktor na ibinili ng sing-sing sa subasta. Hi. Ang babae. Oo. Hindi, yung lalaki. Yung tomboy. Alam mo, isa na lang. Bibingo na ba? Isa na lang. Okay. Sige, anak. Di, siyempre. Alam mo, ito sa masarap kainin eh. Maraming pagkain, pwedeng prutas, pwedeng gulay. Hindi, pag kumain ka na sa isang mga katulad dyan, sa mga binyagan, sa mga ano, may, pagkatapos mayroon siniserve na dessert. Ay, dessert! Oo. So, pwedeng leche flan? Oo. Magbigay ka pa halo-halo? Oo. Macaroni, salad. Macaroni, salad. O, ano? Oo. Ano pa? Ayun din, hindi natin nabanggit. Pichi-pichi. Biko. Biko. Ano ba yung katayro ng biko? Sapin. Ayan. Magkakatabi na yan. Oo, magkakatabi na yan. Bibingka. Mga ganun yan. Meron tayong isang hindi nababanggit. Ito siya. Yung hindi nyo nababanggit, masarap to. Ano yan? May mani yan sa taas na binubudbud na mani na kulay puti. Mani ba yun? Kulay din. Oo. Yung hindi ba may nilalagay na parang ano ng niyog ba yun? Hindi mani yun. Niyog. Ano niyog ba yun? Latik yun. Latik. Ayun, latik. Kinikirog yung ano. Kinikirog yung niyog. Oo. Tapos yung pinanggaganon. Ano nagaganon doon? Kulay puti. Alam ko na kung ano yan. Nga kung minsan nga, may halo pa itong mais. Oo, ay, mais. May combination niya. May combination, masarap. Ano to eh, blanca yung huling, ano, two words ito. Oo. Maha blanca. Ay, oo, maha blanca. Masarap yun. At saka kailangan ilagay mo muna sa rep, diba, para natumigas siya. Eh, yung lalaki naman. Gyan mo naman kami ng clue. Ay, ang lalaki. Lugar, alam mo. Lugar ba yan? May isang isang bayan. Okay. Isang bayan sa Rizal. Katabi ng Marikina. Oo, katabi ng Marikina. At yung kamuntalban. Binabaha ito pagbagyo. Pero dadagdagan mo ng sun. Ay, dagdagan mo. Eh, yung asawa nitong, sige, dugtungan na natin. Yung asawa nitong aktor, bigyan mo kami ng clue ng pangalan. Ay, ang pangalan nito eh, ano ba alphabetical letter? Pangalan na lang. Ay, ang pangalan niya, Nako. Hindi, apelyido. Ano ka ba? Napakadali lang yan, di ba? Ah. Ayaw niya, di ba? Sinabi mo na dati yan eh. Uulitin mo lang ngayon. Oo nga. Pagkatapos ng pinakamataas. Oo. Bago maging mataas. Siyempre, yung pinaka ano, sinasagit na. ano yung susunod bago maging kabaligtara ng bukas. Ay, di, siyempre, ganun na nga. Ano? Nasa pintuan yung pag lumabas kaya ka. Kaya nga, bukas. Ano kabaligtara nun? Ano? Di, sira mo siya. Ano? Close. Open ba sinabi ko? Open, close. Close, open. Bukas. Bukas. Ano kabaligtaran? Hatak. Ano? Sara! Diba, Sara? Hindi kayo
makapagbigay. Ay, nako, ewan ko ba? Ay, sus, Diyos ko to. Itik na naging pato. Ano yung kakantahin mo? Kakantahan ko sa sana ng ano eh, si... Aktor eh. Ano? Nang ano? Nang napakagandang kanta. Anong kanta? Oh. No. Nang yung kanta ni Bonnie Tyler, di ba? Ah, yung, ano yun? Ano? Yung parang paos niya, di ba? Ano yun? Bonnie Tyler daw. Bonnie Tyler? Oo. Bonnie Tyler. Ano yun? Baka Rod Stewart yan, ha? Eto yung turn around. No, hindi yun. Ano? Yung... I need a hero. Ano? Alam mo, gutom na ako talaga. Ano? Nakalimutan. Sabi niya, nakalimutan ko. Ah, grabe. Ang hirap ba? Gutom na. Okay. Ayan ako, Tito Manny Garcia. Apat na karakter ang inikutan ng mga pangalan. Tama. Sigurado ko ang kuha nyo na to, mga kachika. Ano kasi dapat gawin? Naku, mag-subscribe po kayo. Like and share din po kayo para masama nyo na rin po yung aking vlog na Rommel Chica. Congratulations. Salamat. Taas agad ng views. Salamat po. At ikaw syempre, naman. Ang ikaw na. Showbiz na. Showbiz na. Na. At syempre, wala kayong dapat gawin kundi i-hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng bagong upload na video ng Showbiz Now na! Oh. Alain mo yan ano? Hindi naman November 1 pero may lapida. maraming salamat pong muli sa inyong lahat mga kapatid. Isa lang po ang aming request. Please! Don't skip! Hanggang sa susunod pong sultada ng ating programa of course para sa inyo. Ito po ang ating show. Ito'y ating programa at ito po ang Showbiz Now! Now!